So, hello guys, bagong vlog ulit. At ngayon, sisimulan natin si Dio3. Nataka kayo bakit hubad dyan. Uy, sarap. Tignan ninyo yun. Parang may GTR dun ah. Kaya hubad dyan guys, papapinturahan natin yung chassis. Hindi ko natatanggalin yung mga wire. Tatakpan na lang dapat yung mga takpan. Boss, may T-boost bearing natin, may alog na, umaalog siya. Kaya yun, papalitan natin. Parating pa lang, tapos papaayos natin yung ducktail. Papalagyan natin ng ilaw. Kasi andito yung wires para, tinanggal ko na para isahang gawa na lang, di ba? Tapos yung susian, papaayos natin, tapos bagong baterya na pang Dio3 talaga. So, ito yung sa ducktail. Yan, kasi andito lang yung baterya natin, yung battery natin, 4L. Kasi ang hassle, pagka tatanggalin ko yung U-box, tatanggalin ko pa yung battery para gusto ko nandun siya. Malinis tignan, diba? On the way tayo dun kay Kuya Jericho. Nasaan yung L3 natin, yung van, kasi pinapinturahan natin. So, yun, mapapakit ko sa inyo. So, let's go. Andun din si Papa. Papinturaan na natin. Ito yung van, guys. Bubuga na. Wait nyo to, guys. Lapit na to. Project L3. Day 2. Dito na tayo guys sa Golden. Grabe, adventure papunta dito. Ang daming humps. So papayas natin yung susian kasi nagli-loose. Yung ducktail ilaw. Tapos yung battery natin. Yun lang. Tapos baka mamaya padating yung T-post natin. A few inches later. So, hello guys. Ang buhay tagal ako eh, Jay. Hapon na. Tapos, naayos na. Napaayos na natin yung susi. Bali, linis lang kailangan. Ayan. Umiilaw na. Kasi dati, pag binigla mong ganun, hindi siya nagsususi. Dapat gaganunin mo to. Tapos, pag ginanun mo, pag sobra pagkapit mo, nagka-cut off, namamatay. Ayan, gumagana na. Kaya kahit biglaan mo na siya, like normal susian, ganun, hindi mo na pinipihit na ganun, goods na. Basta kabit na yung battery. Mamaya ako napakita pag nandun. So, eto, dumating na rin yung bearings para sa T-post. Para dito, kasi may alog, maselan tayo eh. Para isang gawa na lang kasi nakabaklas yung kaha eh. Hanapin na lahat ng may sira, yung mga kailangan palitan. Para mamaya kabit kaha na, tapos wala na tayong problema. Ito na lang. Si Dio2 Project. Bali wala naman to. Waiting sa lang sa kaha. Yun lang. Tapos ito na pang gilid. Pero okay naman yung takbo. So, kita kasi lang tayo dun. Kila kay Jay. Gusto ko bahay sa vlog-vlogan. Vlog-vlogan. Maluwag lang pala. Sayang bili natin. Buti may reserba na tayo. Kasi static crap natin eh. Walang laro. Pwedeng masira mga bearing. Mahal pa mabili ko dito.
Pero okay lang. May reserva. Maluwag lang pala yun. Kakabit na mamaya kaha. So hello guys. Magkakabita na tayo ng kaha. Ayan. Paayos na rin natin yung T-post. Maluwag lang pala. Pero at least buti may reserva tayo. Kasi naka-static tayo dito. Pati AD1. Pati dito. Para yun. Baka just in case. Baka mabugbog eh. Para may spare tayo. Mahal pala nun. Tapos yan. Pakabit na natin yung DU3 battery. Yan pala silbe neto. Pinapagawan ko pa ng socket para doon na slide. Ito pala silbe nun. Ngayon ko lang nalaman. So yan, mas malinis na siya tignan. Hindi na tayo mahirapan pagka nakalagay yung U-box. Hugutin na lang pataas. Tapos yung susi, yan, ayos na. Kahit isusi na siya ng ganito. Yung biglaan na gano'n, yan, umiilaw na. Tapos, ito yung sa ducktail. Napagawa na natin ng wire. So, mamaya yan, papakita ko sa inyo. So, yan, yung chassis. Yan, napapintura na natin. Nasama yung mga wires. Okay lang yan. Para lang luminis tignan. Yan. So, yan, kabita na. Timelapse lang natin. Let's go. Pati pala to yung choppy. Kulay gray yung chassis, diba? Sobra kasi yan ng pintura sa ano, Fortuner. Tapos ito, ayan. Pinapinturan din ni Papa yung mugs ng choppy. Ayan. Ito sunod yung choppy. Lilinisan natin yan. Repaint lahat. Ayan. Balak namin dito ni Papa, color yellow. Kasi yun yung pangarap kong kulay dati pa. Ito, ganito kasi kung ako motor. Choppy. Pero hindi na to. Siguro pang apat na choppy na namin to. Ayan. Yun lang. So let's go, time lapse na. So guys, yun, nakabit na natin si DU3. Okay na siya ulit. Yan, wala naman masyadong nabago. I mean, yung mga minor issues lang na dati pa. Na nung nakuha natin, issue niya na yun na hindi natin naayos. Kasi yan. Yan, malinis na. So, may battery cover na rin tayo. Tapos meron to. Ito ang alam ko sa center stand to lock eh. Kaso, wala na tayong center stand. May mechanism yun dun sa baba para mag-lock yung center stand. Yan, malinis na. Maluwag yung U-box natin. Yan, yun lang yung laman ng U-box natin. Mga basahan lang. Flat screw. Tapos lagyan na natutin lang. Tapos yan, napagana na natin to. Wait lang, on natin. Ito ba? Hey! Ito guys, Shopee lang tong ilaw na to kasi nabasag yung ilaw natin nung bumiyahe tayo, nahulog, nalubak tayo. Pak! Basag eh. Pero nagana pa yung ilaw nun. Yung casing lang nasira. So, ewan ko kung dito rig Stanley eh. May Stanley lang nakasulat. Tapos yung susian, goods na. Maganda na isusi. Swabe na. Yun lang, tapos yun, wala nang alog, maluwag lang pala. Yan, swabe na tignan. Tapos guys, bumili tayo clear tail lights. Ito kasi smoke. Bagay ba smoke, guys? Ang maangas siya pag umiilaw eh. Kasi yung isang clear natin, yung honeycomb, nakalagay sa isang DU3. Tapos yung nabili nating clear, ganito design. May mga lines-lines. Para match sana dito. Pero iba rin dating pag smoke eh. Ano sa tingin nyo, guys, bagay? Kapit ko ba yung P-side mirror o hindi? Pogi rin pag walang side mirror eh. Ano sa tingin nyo guys? Gold start.
you kay Kuya Paolo. Shoutout sa'yo. Siya yung nag-aayos ng mga wirings ng Dio natin. Tapos kay Kuya Jay sa kung ano man, sama akin na pag tinatamad tayong gawin or pag may hindi tayo alam. So yun, shoutout sa inyo dalawa. Solid. Ayan, okay na si Dio 3. So kulang na lang starter. Gumagana naman yung starter. Hindi ko lang mahanap yung Bendix. Andito lang hindi ko mahanap. Tapos kailangan natin magpalit ng starter relay. So yun, kasi sira na. Yun lang, para mapagana na yung push start. Tapos yun, speedometer gauge, cable, hindi pa gumagana. Yun lang. Ito, hindi pa gumagana. Ito lang gumagana. Eh, tuti pa, hindi ko, gumagana yan, pero hindi ko na ginagamit. Mas gusto ko maghalo, kahit 50cc lang to. So, yun, para safe yung makina, kaya sobrang usok niyan, lalo na pag piniga mo. So, yun guys, sana nag-enjoy sa vlog na to. Mabilis ang repaint lang, kasi soon naman, pagka ipapa-disc brake natin to, baklasa na naman yung lahat. Tapos, paano kung may magasgas, syempre, repaint natin. So, yun, baklas. So, doon na natin ipa-repaint ng chassis ng maayos talaga. So, yun. Kita ka sa next vlog, guys. Sana nag-enjoy kayo. Bye.